Uy, mga ka, enjoy pala kayo. Pwede ba ako magtanong? Medyo naliligaw kasi ako eh. Sabi ng napagtanongan ko kanina, nandito raw ako sa bahay ng Hati-Hati. At marami raw manananggal dito. Pero alam nyo, parang mababait naman sila. Pwede nga nila eh, noong unang panahon daw dito sa bahay na ito, malayang naninirahan ng mga manananggal kasama ng mga tao. Bukod sa halos puro manananggal na lang daw ang nandito, nababalot na rin ng dilim ang lugar. Mga bata, nagtataka siguro kayo kung anong feeling makakita ng araw o madampian ng init ng sinag nito, no? Kwento sa akin ng lolo ko, si Lolo Gimo, kilala niyo? Ah, sabi niya sa akin, nararanasan pa raw nila yun nun. Siya si Alice, isa sa mga new generation ng manananggal dito sa bahay ng Hati-Hati. Kung makakakwentuhan niyo siya, malamang ikukwento niya rin si Lolo Gimo. At kung paano ang mga tulad nilang manananggal ngayon, ay hindi na nasisilayan ang liwanag ng araw. Ayan! Ayun! Ayan si Alice! Si Alice, siya yung napagtanong ako kanina. Naku, napakabait na tao. Batang manananggal. Huh? Ganito. Ako na lang magkukwento sa inyo yung mga sinabi sa akin kanina. Masaya raw ang mga manananggal noon dahil nasisilayan nila ang haring araw. Nakakaramdam sila ng masarap na init nito. Nakikita nila ang ganda ng paligid. At kasabay nito, nakakahalubilo at natutulungan nila ang mga tagabahay ng Hati-Hati. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang sikat ng araw, nakapagbibigay ng lakas sa mataas na puno ng mana, na siyang nagbibigay ng enerhiya sa mga manananggal. Pero isang umaga, biglang nagdilim ang paligid. Anong ginagawa nyo? Di ba dapat tinatakot nyo ang mga tao? Bakit tinutulungan nyo sila? Nahihibang na ba kayo? Simula ngayon, hindi nyo na masisilayan ang araw o ang liwanag. Isinupa ni Haring Dilim ang mga manananggal, kaya naman nabubuhay na lang sila sa dilim hanggat sa present time. Ngayon, tuwing silip na ang araw, isa-isa nang naglalaho ang mga manananggal sa bahay ng Hati-Hati. Masikat na naman ang araw. Goodbye na naman tayo dito niyan. Pupunta sila sa isang lugar na tanging dilim ang makikita at takot lang ang madarama. Pero Ate Alice, bakit hindi lang tayo humingi ng tawad kay Haring Dilim? Oo nga, nanghihina na tayong mga manananggal dahil paubos na rin ang enerhiya ng puno ng mana. Niwala rin kasing nagtangka ni Isa nakausapin si Haring Dilim dahil itsura pa lang nito, nakakatakot na. Narito ang amazing stories na dapat niyo abangan. Magiging mainit ang kwentuhan natin ngayong umaga sa mga umaapoy at umuusok na bagay na ito. Nagkalayo dun! Kwento sa akin ni Lolo Gimo, hindi daw siya nakakaramdam ng takot. Kapag nakaramdam ng takot si Haring Dilim, doon lang masisira ang sumpa ng mga manananggal. Si Alice, kahit kalahati, buo ang tapang na hinarap si Haring Dilim. Hanggang isang gabi, pagbalik nila sa bahay ng Hati-Hati. Pangako sa inyo, masisilayan natin muli ang maliwanag na sinag ng araw. Haring Dilim! Pwede po ba kayo magpakita sa akin?
hahamon ko po kayo. Kapag natakot ko kayo o naparamdam ko sa inyo ang takot, ipangako nyo na pumutulin nyo ang sumpa sa aming mga manananggal para makabalik na kami sa liwanag. Nahihibang ka na ba, manananggal? Minsan, hindi pa ako nakaramdam ng takot. Ako pa talaga ang hinamon mo? Pagbibigyan kita, pero sa isang kondisyon. Kapag hindi ako natakot sa'yo, bago sumapit ang umaga, tatanggalan kita ng pakpak. Pumapayag ako, Haring Dilim! Alas 6 na ng umaga, sisikat ang araw. May buong gabi si Alice para takutin si Haring Dilim. Magawa nga kayang matakot ni Alice si Haring Dilim? Habang nasa itaas, umisip ng paraan si Alice para matakot niya si Haring Dilim. Alam ko na! Haring Dilim, pwede po ba kayong pumikit? Ha? Bakit? Sige ba? Sige. Dumilat na lang po kayo kapag sinabi ko. Sige. Pwede na po kayo dumilat, Haring Dilim. Bulaga! Ha? Ano bang ginagawa mo, manananggal? Paano? Tibala na lang po. Paano di siya natakot? Kapag ginugulat ko yung mga kaibigan ko, natatakot sila. Hindi man lang siya natinag. Dito siguro matatakot na siya. Haring Dilim! Para sa'yo to! Ano na naman yan, manananggal? Hindi mo ako matatakot ng apoy. Kahit magdamag pa tayo rito, hindi mo ako matatakot, manananggal. Kaya humanda ka na dahil mawawala na ang pakpak mo. Ipis! Haring Dilim! May lumilipad na ipis! Ha? Ipis? Ipis nga! Ipis lang naman! Sino bang matatakot pa dyan? Alice! Kaya mo yan! Mukhang hindi talaga tatalab ang mga plano ko. Paano na to? Naku! Mag-isip ka, Alice! Mag-isip ka! Hanggang may naalala si Alice na kwento ng Lolo Gimo niya. Ayon sa mga kwento ng mga ninuno natin, hindi pa raw nakikita ni Haring Dilim ang sarili niya. Ah! Alam ko na! Naku Alice, ano naman kayang plano mo? Lapit na mag-umaga! Sa himpapawid, naghanap si Alice ng malalaking dahon ng gabi. Natanaw din niyang malapit na ang buwang liwayway. Isa-isa na rin naglalaho ang mga kapwa niyang manananggal na sumusubaybay sa kanya. Sa ere, nahanap ni Alice ang dahon ng gabi na kailangan niya. Tinuno niya ang dahon ng gabi ng mga patak ng tubig. Saka dali-dali niyang dinala ito kay Haring Dilim. Haring Dilim! Pwede po ba kayong tumingin sa hawak ko? Ano na naman, manananggal? Isa-isa na kayong naglalaho. Dali na po, Haring Dilim. Sige na po.
Napapikit na rin si Alice sa pag-aakalang lumampas na siya sa tamang oras para gawin ang hamon kay Haring Dilim. Ate Alice! Idilat mo mga mata mo! Alice! Nagawa mo! Natakot mo si Haring Dilim! Sa pagdilat ni Alice, hindi na dilim ang nakita niya kundi liwanag. Nagawa ko! Nagawa ko! Kalimutan talaga, Alice! Natanggal mo ang sumpa! Ikaw ang manananggal ng sumpa! Ha? Dahil sa kabayanihan ipinamalas si Alice, muling nanumbalik ang lakas ng mga manananggal. Wala nang Haring Dilim na magdidikta sa kanila kung anong gagawin nila. Patuloy na pinaghatian ng mga tao at manananggal ang ganda at yaman ng kanilang bayan. Buo ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. At masaya silang naninirahan dito, buo man o kalahati. Mula araw hanggang gabi. Pow! Linggo-linggo, magbibigay kami sa inyo ng iba't ibang listahan ng amazing things and discoveries. Dahil sa ating programa, hindi mawawala ang fun learning. And this week, mainit-init pa ang pabuhay naman ng listahan namin. Alamin natin ang AHA's Big 5 Smoking Hot Sightings sa Pilipinas. Una sa ating listahan, ang bulkan. Ang bulkan na ito sa Cagayan, binansagang mountain of fire ng mga residente. Dito raw kasi, malapitan yung makikita at mararamdaman ang init ng bulkan. Ito ang Mount Kawa, na pinangalanan daw na ganoon dahil mukha itong kawa na may kumukulong tubig. Yung unang taon ko ng pagdiskubre sa Mount Kawa ay noong 1860, ayon sa P-Box. Noong 1860 po, ito din po yung unang taon na pumutok or nag-erupt ang bulkan. At ang pinakahuling update sa pagputok ng bulkan na ito ay 1906 po. Marami na nga ang nahihikaya at naakyatin ang nasabing bulkan para personal nilang masilayan ang usok nito. No worries, dahil sa taas nitong 1,158 meters above sea level, perfect daw ito for newbie mountaineers. After about 2 hours of trekking, mararating na ang crater ng bulkan. At palapitan nyo na raw makikita ang kumukulo nitong tubig na pumapalo hanggang sa 100 degrees Celsius. Dito natin makikita talaga yung kumukulong sulfur. Paalala lang, hindi na pwedeng hawakan ang tubig dito ha? Bulkan, gabundok ng mga bato naman ang nagbubuga ng usok sa Negros Oriental. Narinig niyo na ba ang Smoky Mountain of the South? Ang tabing kalsada sa barangay Palintinon, dinarayo ng mga tao para pagmasdan at kunin ito ng litrato. May nakasusulasok daw na amoy ng usok na parang nabubulok na itlog. Dahil daw ito sa kalapit na bulkan sa lugar, ang Mount Talinis. According to P-Box, bagamat wala pa itong naitatalang eruption in the past, categorized as potentially active volcano ang Mount Talinis. Ibig sabihin, aktibo ang bulkan pero hindi kapansin-pansin ang mga aktibidad nito sa ngayon. Ang mga batong ito na nagbubuga ng usok sa tabing kalsada, binansagang Sulphur Mountain. Sa science, tinatawag ang usok na ito na fumaroles. Ito ang vents o yung mga butas sa surface na siyang nilalabasan ng volcanic gases. Dahil naman sa magma, umiinit ang groundwater sa ilalim at nagkakaroon ng steam na humahalo rin sa sumisingaw na gases na siyang dahilan kaya ito mainit. At ang nakasusulasok naman itong amoy nagmula sa hydrogen sulfide. Now we know!
sa panguuri ng bato, umuusok at nagliliyab mag-isa. What? Ang munting bato na pag-aari ng isang stone collector sa antike, ang kusang umaapoy kapag inalis ito sa tubig. Kung hindi kayo makapaniwala, panoorin ito. Matapos lang ang ilang minuto, unti-unti na itong naglabas ang usok. At ayan na nga. Naglayon dun! Kumislap ng bato. Nakuha ko yan sa Aklan. I think yung kinuna noon, part ng Mindoro, nabili ko 10,000 per kilo. Kinip ko as a pinakamalagang bato sa akin. Ang bansag nga niya sa pambihirang bato na ito, Firestone. Most likely, ang batong ito is white phosphorus. It turns yellow when nasa outside ng water. So it has a waxy appearance and a garlic smell odor. It is not naturally occurring, so it is usually prepared industrially. Ang nasabing kemikal ay kadalasan daw ginagamit sa paggawa ng fertilizer, food additives, laboratory experiments, at maging sa military activities. Nakamamangha, pero ang pagtatago ng batong ito, kinakailangan ng iba yung pag-iingat. Mula kalupaan, dito naman tayo sa katubigan. Dahil sa albay, may isang lawa raw ang umuusok at kumukulo. Ito ang Nag-aso Boiling Lake. Sa Bicolano, ang ibig sabihin ng salitang nag-aso ay umusok. Ayon sa tourism officer ng lugar, sulfuric ang tubig na galing sa lake. Kung ma-experience mo mismo personally at napunta po kayo dito sa Nag-aso Boiling Lake, is maaamoy niyo po talaga yung sulfur. Pwedeng epekto raw ito ng pagiging malapit sa dalawang inactive na vulkan, kaya naman daw may hot springs at boiling lake sa lugar. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, ang hot springs at boiling lakes ay magkaparehas ng uri at ng pinanggagalingan. Kapag ang init na tubig ay umabot ng 32 degrees Celsius, pwede na itong tawaging hot spring. Pero kapag umabot na sa 100 degrees Celsius o higit pa ang temperatura nito, tinatawag na itong boiling lake. Lubhang mainit ang tubig sa Nag-aso, kaya hindi ito pwedeng paliguan ng tao. At ang huli sa ating listahan, bah, hindi nyo akalain. Dahil ang usok nito, nagmula raw sa nagliliyab na poso. Sa antike, isang pambihirang poso raw ang gamit ng mga residente. Imbis kasi ng tubig, apoy raw ang ibinubuga nito. Kadalasan daw itong lumalabas bandang alas 6 ng umaga, kaya nakasanayan na nilang paliyabin muna ang poso bago gamitin sa buong maghapon. What they said on the litter that the cause of fire coming from that jetmatic pump was caused by a methane gas coming from the debris decomposed under the jetmatic pump. Ang natural gas na may methane ay itinuturing na cleanest burning fossil fuel. Kapag nalikha ang methane mula sa non-fossil source, tulad ng green waste, it can take carbon out of the air. Nakapag-produce din ito ng more heat and light energy by mass while producing less carbon dioxide kumpara sa ibang hydrocarbon o fossil fuel. May lumalabas na na hangin mula sa ilalim. Dito lumalabas sa kubanda. Kaya pag sinindihan na namin ng lighter, mapoy. O ibig sabihin, may deposit doon na either di natin masigurado kung methane or hydrosulfide or klaseng flammable. Well, there you have it, guys! Dahil sa mundo, maraming paraan ng siyensya para pamanghain tayo. Aha! Bakit? Bakit? Susetya na. Andiyan pala kayo. Pinapractice ko lang kasi yung bago kong line sa AHA, guys, no? Ang bakit? Dahil starting today, ang mga bakit natin masasagot dito sa AHA's bucket list. Alam niyo ba kung bakit nakamamangha ang mga hype sa mundo? Dahil sa kanilang mga kakayahan. Katulad na lang ng orca.
sa likod ko. Sa isang bahagi ng karagatan ng Misamis Occidental, may amazing sea creature daw ang namataan. Ang nakamamanghang encounter na ito, nakunan pa ng video ng ating kaaha. Pauwi na raw ang kaaha nating si Kevin Soho at ang mga mangingistang kasama niya nang mapansin nilang isang malaking sea creature. Sa pag-aakalang lumba-lumba o dolphin lang ang kanilang nakita, nilapitan pa nga raw nila ito. Ang tuwa sa inakalang dolphin, napalitan ng kaba dahil ang mga hayop pala nilang nakita hindi dolphin, kundi isang orca o killer whale. At hindi lang ito nag-iisa, kundi isang grupo pa. May nakita kami para kasing lucky ng pick up po. Pero sa ilalim po sir, may mga malalaki po, mga dalawa, tatlo yata yun. Na sobrang laki, mas malaki pa sa bangka po namin. Ano nga bang uri ng hayop ng mga ito? Dolphin o whale? Well, tinatawag mang killer whale ang mga orca, alam nyo ba na ito raw ay isang uri ng dolphin? In fact, ito ang pinakamalaking dolphin! Ay ang lumaki ng orca mula 23 to 32 feet o halos yung laki ng isang bus. Wow! Pero bakit nga ba tinatawag itong killer whale? Alam nyo ba na ang ancient sailors ang nagbigay ng bansag ng killer whale sa mga orca? Ay kasi sa kanilang obserbasyon, ang grupo ng mga orca ay nanghuhuli o naghahunting ng mas malalaking species ng balyena. Dahil dito, tinawag nila ang mga ito na balyena asesina o whale killer, na sa kalaunan ay pinagbaliktad at naging killer whale. But don't worry mga kaaha, walang dapat ikatakot kung maka-encounter man kayo ng killer whale dahil hindi naman daw ito kumakain ng tao. I mean, hindi na tayo party ng diet nila. Ang talagang kinakain daw nila ay isda, penguins, at iba pang marine mammals like sea lions. Hindi naman pala dapat katakutan ng mga killer whales na yan, kayo naman. Pero baka dito, matatakot kayo sa dragon ng karagatan! Magaspang na balat, mahabang buntot, at nanlilisik na mga mata. Ito ang Philippine Sailfin Dragon. Sabi ng iba, kamukha raw nito ang fictional monster na si Godzilla! Pwede ah, pero ang totoo, harmless naman ang mga ito. And they only grow from 2 to 4 feet. Ang mga lalaking Sailfin Dragon ay may buntot na tulad nito. At dito nila nakuha ang pangalan na Sailfin. Ang mga babaeng sailfin ay may mas maliit na ulo compared sa mga lalaki. Water-loving kasi ang mga ito. Meron silang padded foot o flat na mga paa para makatulong sa paglalakad nila sa ibabaw ng tubig. Kadalasan daw silang pumupunta sa tubig para takasan ang kanilang predators. Speaking of predators, meron din silang mala superpowers na kaya nilang malaman kung may papalapit na predator. Meron kasi silang parietal eye na nagsisilbing third eye nila. At nakalagay ito sa ibabaw ng kanilang ulo. Malalaman daw nilang may predator na papalapit kapag nabablock ang light source nila. Ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, nasa red list of threatened species ang Philippine Sailfin Dragon. Ibig sabihin, vulnerable o high risk na ang mga ito sa wild, kaya upang huwag maubos ay dapat na protektahan sila. O ito naman. Alam nyo ba na more than 500 million years ago, talamak pa ang mga new life forms sa dagat? At kabilang nga rito, ang mga octopus. Grabe raw ang mga predator noon. Kaya ang mga sea creature katulad ng octopus, kailangan mag-develop ng pananggal laban sa kanila. At isa na rito, ang pagkakaroon ng shells. Sa loob ng katawan nila, that's octo-cool. Sa mga shell na ito, may maliit na siwang between their flesh. At kapag nag-extract sila ng liquid sa mga siwang na ito, pinapalitan nila ito ng gas, dahilan para makalutang sila. Pero dahil sa evolution, nakadevelop pa ng ibang skill sa mga octopus. Tulad ng paggalaw ng mabilis, ability to squeeze into tighter places, at ang pagbuga ng itim na tinta to distract their predators. Pero dahil sa bagong survival strategies nila, unti-unti nang hindi nagagamit ang kanilang mga shells. And through time, paliit na ng paliit ang mga ito. Ang mga sinuunang octopus, hindi na raw makasabay sa mga mas nakababata. Kaya naman eventually, naging extinct na rin ang mga octopus na may internal hard shells.
According to scientists in the University of Bristol in the UK, makikita raw sa fossils ng mga octopus na tumigil na silang magkaroon ng internal shells around 200 million years ago. Now, that's during the Jurassic Age! Naway, nasagot namin mga bakit nyo, guys. Next week ulit, ha? Grabe, no? Amazing ocean creatures talaga. Aha! Mga ka-aha, sana'y nag-enjoy kayo sa aming episode ngayong umaga. Now, kung hindi nyo naabutan ang aming episode today, just kidding. Punta lang sa aming official Facebook page, AHA! Exclamation point, at sa aming TikTok account na AHA_GMA. Subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel, okay? Kita-kits ulit sa susunod na linggo. Dahil sa mga fun kalaman, kayo ang laging panalo. AHA!